In this video, susubukan ko ang gaming performance ng Poco F5 Pro sa Genshin Impact upang malaman kung kaya bang i-handle ng isang mid-range phone ang isang demanding na game. Ito ay may Snapdragon 8 Plus Gen 1 processor na inilabas noong 2022. Dahil sa halos isang taon na ang chipset na to, na-optimize na ang mga laro dito. Sa Genshin Impact, magagamit na ang highest graphical settings at 60fps. Lalaruin ko muna to ng ilang minuto at sasabihin ko ang aking experience kung paano to mag-perform. Sa simula pa lang, kita mo na agad yung ganda ng graphics at sobrang vivid ng mga kulay. Ito ay dahil sa AMOLED display at 1440x3200 pixels. Base sa aking kaalaman, wala pang mobile games na kayang mag-render ng ganito kataas na pixels. Kaya kung display quality lang, sobrang panalo na ang device na to. Sa ating mga subscribers, pagkakataon nyo na manalo ng 200 smart load pag nasagot mo ng tama ang dalawang trivia questions na magpa-flash sa screen at i-comment mo lang ang dalawang tamang sagot. Sa RAM naman, meron itong 12GB at 256GB internal storage at 120Hz refresh rate para sa display. Since gamit ko ang 60fps, naobserbahan ko na bumababa ito hanggang 56 pag marami ng character ang nasa screen at pumapalo rin ng 60fps kadalasan. At para sa akin, sobrang sulit pa rin ng processor nito at sa tingin ko aabot pa to ng 4 years kung compatibility at optimization ang pag-uusapan. Kung meron kang smartphone na nais mong subukan para sa isang gaming test, i-comment mo lang at gagawa tayo ng video at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Angat din ang battery nito kumpara sa mga kalaban niya na nasa market dahil ito ay may 5160mAh battery at 67W charger na para sa akin ay sapat na para sa mga pangmatagalang laro. Para naman sa temperature, naglalaro lang ito mula 36 hanggang 41 degrees Celsius. At para sa akin, ito ay nasa safe zone at walang overheating issue, kahit na isang mabigat na game tulad ng Genshin Impact. Overall, satisfied ako sa aking paglalaro. Wala akong nakitang lag kahit na sa Clash at sobrang ganda din talaga ng viewing angle nito. Kung hindi naman ito pasok sa budget mo, meron tayong alternative gaya nito.